Please welcome Macho Congo! Kumusta kayo, mga dre? Welcome sa Rai TV. Sa video na ito, mga dre, ay pupuntahan natin at kumustahin ang isa sa mga binansagang big guys kontrabida sa mga pelikulang aksyon na ating kinagisnan. Siya ay dating wrestler at character actor. Walang iba kundi si Ginoong Francisco Bulig, o mas kilala natin sa pangalang Macho Franco. Alamin natin sa video na ito ang kanyang naging buhay noon hanggang sa kasalukuyang panahon. Pwede mo magtanong sa ako nakatala si Mang Frank? Si Tatay Macho Franco? Franco? Yung president driver? Hindi ko po kilala. Kuya! Ano mo nga kung kilala mo yung ano? Magandang hapon po. Tatanong lang po sana kung alam niyo yung bahay ni Mr. Frank, Macho Franco? Macho Tatay Franco? Dito po ang daan? Kay Macho Franco! Wala yata yung tricycle natin eh. Ah. Kaya na ito bahay niyo. Ah, sige po. Si Macho Franco, ang paborito ni PJ. Ako nga po pala si Francisco Bulig. Real name ko po 'yan. Ako yung dating nagsimula sa pelikula, lumabas na naggumamit ng pangalang Freddy Ondra. Kaya ako hindi ginamit yung Bulig. Tinutokso ko nung ako'y maliit pa na Bulig-Bulig. Yung Bulig kasi sa amin, sa Hagunoy, sa Bulacan, isang uri ng isda na inuulam. Kaya parang ako naiiyak. Tubong Bulacan pa. Bulacan. Yes. Pero ang tatay ko Buholano eh. Mm. Bisaya eh. Mm. Ang nanay ko Bulakenya. Okay. Yan, doon ako lumaki sa Bulacan, sa Hagunoy. Okay. Yung mga yung kabataan niyo po ba noon, sir, namulat po ba kayo sa ano? Minsan po ba pumasok sa isip niyo na mapapasok kayo sa mga sa movie? Ah, hindi. Kasi nung ako'y bata, nung ako maliit pa, ang isang taon gulang ako, namatay ang tatay ko. Nung anim na taon na ako, namatay ang nanay ko. Ay, ganun. Oo. Alas magkasunod lang sila, no? Oo. One year ang tatay ko, ako. Six years ako naman nung mamatay ang nanay ko. Ayun, doon ako natira sa kapatid ng nanay ko. Hanggang sa lumalaki na ako, hindi ko naisip itong pelikula na to. Pero ako tagahanga pa nung araw, nung lumalaki na ako, tagahanga pa ako ni Nora Honor Vilma Santos. Talaga? Ayun, nung lumaki ko, naglayas ako. Opo. Naglayas ako, tira ako ng Tondo. Meron kasing pumunta rin doon sa amin na taga Tondo. Na sa kapitbahay namin doon, nagkakilala kami. Ding hapon na yon. Okay. Kinuusap niya yung kapitbahay nila. Pwede ba mapasok sa trabaho? Mm-hmm. Tiningnan ako. Oh, putang na naman. Ang laki ng katawan nito. Pwede yan. Mga ilan taon po kayo noon, sir? Mga 17. 17 pa lang talagang kita na yung... Malaking bulas na po talaga. Malaking rin. Bulas na ako noon. Kasi mahilig akong mag... yung chining bar, tapos swimming, okay. Sa probinsya, kaya build ang katawan ko. At yung age pala, talagang ano na? Kung tawagin nga ako sa Bukawi, nung mag-aasawa ako sa Bukawi, kung tawagin ako ng mga taga-Bukawi, Tarzan eh. Kasi noon, pinapalabas sa TV yung si Ron Ely. Ganun yung katawan ko, parang si Ron Ely. Ganun, athletic. Grabe, yung hulma, parang ganun na parang ganun.
Okay. Tapos, pumasok kayo doon sa... Pasok ako doon, di... Tuktukalawang. Dinala ako sa South Harbor, doon sa Lustibeco. Luzon Stevedoring Corporation. Nung magdalin ako sa ano, sabi nung poriman, eto, gamitin nyo to. Pinigyan ako nung piketa kung tawagin. Yung martil, yung panghataw sa kalawang. Tapos, yung pampintura, roller brush, pintura. Sakay kami ng tugboat. Palaot kami ng ano, dagat. Punta kami sa barko. Sabi nung poriman, baka mahulog ka, eskala di gato yan ha. Marunong ka ba dyan? Tinignan ko kung paano pag-akyat nila. Sabi ko, wala sisu sa akin yan, sir. Akyat ko, escalad di gato. Yung pang hagda na lubid na, ano, escalad di gato. Nakita ko kung paano pag-akyat nila. Sisu lang sa akin. Madali kong makaakyat ng bargo. Edy, nagustuhan ako ngayon. Tatlong araw pa lang, kinuha na ako, pinull out ako sa bargo. Bakit? Dinala ko sa pier. Oh? Sa, doon ako sa pier, ginawa akong tagapag-deliver ng langis sa mga na ano tawag dito, nasa salvage operation na barko. Okay. Ng Luzon Stevedoring na kukontrata yung mga re-rebate na barko. Tagapag-deliver ako ng drum-drum yung langis eh. Pag nakabuwal, kayang-kaya kong itayo. Ay, ikarga sa tugboat. Isang drum po yun, ha? Oo, hindi ko binubuhat yun. Basta pag itinayo kong ganun, pwede ko ibuwal ulit. Pagulungin, pagkarga sa tugboat. Nakita ngayon ako nung port captain. Okay, dito mo yan ilagay. Sabi sa akin, pwede ka bang ano, biyahe-biyahe sa truck? Deliver sa Batangas? Opo. Oh. Nakita naman ako noong chief engineer ng isang barko na Bungtao, ang pangalan, Elasco Bungtao. Sabi, gusto ko yung bata na yan. Dito mo nga ibigay sa akin yan. Bakit? Eh, ibababa ko yung mga... yung piston ring nung Bungtao eh, kailangan ko yung ganyang matitikas ang ano, mga titipo ng katawan. Yung lalaking ano nun? Oh, yung tagapagtanggal ako ng piston ring. May lubid rito, argolya, dalawa, ikakawit sa piston ring, gaganon, i-expand, tatanggalin ngayon sa ano. Grabe so, pala yung... Ginagawa yun ng tatlong tao no, ng ano, ng Luzon. Ako, ginagawa kong mag-isa. Tuwan-tuwa yung engineer sa akin. Oh? Nung ginawa ng engineer, sige, bata, pag nabuo natin to, iro-rontes natin to. Yung parang kung sa karsada, iro-rontes. Biyahe ng Cebu, biyahe ng Bataan, biyahe ng San Fernando La Union. Kakargahan ng, ano, kakarga kami sa Bataan, sa BRC ng Langis, dadalhin San Fernando sa La Union, gagawin dadalhin sa Cebu, gano'n. Na biyahe ngayon ako ng Inter-Island na wala akong seaman book. Talaga? Oo nga, no? Dahil ako, ginawang helper ng in-chief engineer . Nagkaloko-loko ang pier. Merong mga ano, na, may nagtayo ng labor union. Nawag ako ng presidente, marami grupo sila. Onrali ka. Pirma ka dito. Bakit ho? Basta pirma ka. Pag hindi ka pumirma, hindi ka na makapapasok dito sa pier. Tinakot na ako, grupo-grupo. Yung presidente ng union. Tapos may mga tropa sila. Lumalakad ng panahon, kinuha naman ako nung chip namin sa, ano, sa, doon ulit sa pier. Doon ka sa, ano, sa purchasing. Mag-arrange ka lang ng mga resibo ron, mga delivery, mga, ano. Yayos mo, pagsamasamahin mo yung mga resibo ng kanya-kanyang departamento. Nakapirma na ako ron sa union. Ito na yung company, umandar naman yung company union. So, lahat ng pumirma doon sa labor union, tanggal. Puta, balik ako ng Bulacan. Buka ng Hagunoy. Kung pumirma kayo doon, hindi nyo nalalaman yung ano. Kung natakot lang kayo. Oo, dahil nga sinabi, lang. Hindi kayo makakapasok. Oo, hindi na ako makakapasok . Dahil guns-guns doon ng araw. Opo. Putres. Okay, balik Bulacan. Balik Bulacan. Pagdating ng Bulacan, puta, medyo mayabang. Kasi medyo nakaipon ng konti. Yes. Yung sa isang taon. Nung mahal na araw, nung ako eksaktong nakabalik doon . May mga ponda-ponda. Naku, ang gaganda ng mga nagtindera, mga babae. Yung barkada ko. Tara.
mag-ano tayo sa Ponda, Manligaw. Nakilala ko yung babae. Luni Santo. Medyo mahiya. Binili ko na lang ng ano, binili ko lang ng juicy fruit. Sabi ko, Miss, pasensyahan mo na yung konting alaala ko, ha? Tikinuha naman ng babae. Juicy fruit. Juicy fruit. Tapos, Martes Santo, balik-balikan eh. Miyerkules Santo, balik-balikan. Huwebes, hindi na ako nagbalik. Akalain mong Sabado di Gloria eh, hinanap ako. Talaga? Ang babae na yon pinunta, hinanap yung ba? Natunto naman yung bahay nung kaibigan ko. Sinamahan sa bahay, saan? Okay. Ay, putris. Nagkaasawa ko nang bigla. Ano ba yan? Talaga? Ganun lang kabilis. Ganun lang kabilis. Nabarkada na naman ako. Punta naman ako ng Bukaw eh. Nakiane ko ng palay. Gapasan ng ane. Nakilala ko na naman yung isang babae doon. Ayun, naman doon. Nagkaasawa na ako ng taga ron. Kaibigan ng clapper yon, yung naging asawa nyo sa Bukaw eh. Oo. Okay. Pagdating namin doon, pinakilala ko ni Ramon doon sa kuya niya. Kuya, kaibigan ko si Pwede. Baka pwedeng isama natin sa pelikula. Nung makita ko nung prosing, oh, marunong ka ba? Marunong ka bang umakting? Eh, sabi ko, opo, kasi nung nasa Tondo ako eh, yan, nag-ano kami, nagkaroon kaming routine fighting. Ah, ganun ba? O, sige, bukas, sama ka. Automatic na, agad-agad ginabungasan. Yun, nasama na. Ah, sarap pala ng buhay sa pelikula. Pagdating ng hapon, pera na. Ang premier kasi noon pagdating ng hapon, cash. Kaagad. Kaliwaan. Kaliwaan, o. Sinong artista noon, nung unang sabak niyo? Nung unang sabak ko, Eye of the Eagle, Brett Clark. Okay, basta international yan. Oo. Kasi nung panahon na yun, talagang daming international na ginagawa dito eh. Puro sa tanay. Ang nangyayari nga sa akin, sa Caloocan, sinasama ako ni Ramon doon sa service nila, sa service ng crew. Nung mga ilaw. Opo. Sumasabay kayo doon? Sumasabay kami doon. Kaya madaling araw, galing ang Bukaw eh, doon ang bagsak sa 10th Avenue. Eh buhat nga sa rotunda ng Caloocan hanggang doon sa 10th, hindi ko alam puntahan eh. Kasi tiwala na ako doon sa kami. Kasama ko palagi. Pagdating ng tent, sakay naman nga doon sa service ng crew. Punta ng Tanay. Pag-upo ko ng minibus eh, nakaupo lang ako ganun. Hindi ko alam, hindi ko tinitingnan kung ano ba ang lugar to. Ano. Kaya nung magustuhan ako ng Sirio Santiago, nagustuhan ako kasi masipag akong tumulong sa ano nila. Tapos may built pa nga yung katawan ko. Mabilis pa akong kumilos, tumakbo. Nagustuhan ako hanggang sa naging double ako ng isang bida nga yung Brett Clark na dinobolan ko. Kasi yung built nung buo eh, ang katawan ko noon. Yung shoulder niya? Shoulder ko eh, ganun din, maskulado rin si... Naalala ko po yun. Ngayon, double, balikat lang. Inuko ng balikat. Hanggang sa natandaan ako noon ng Sirio. Gusto na niya akong maging permanent na tao. Ngayon, nagustuhan ko ang buhay ng pelikula. Madaling kumita, kayang-kaya ko ang trabaho. Yung mga nakilala ko, mga stuntman na lumalabas sa premiere, pinuntahan ko ngayon. Unang-una, nag-insayo ako doon sa Blue Dragon stuntman na grupo ni Fred Moro. Yes. Isang taon akong ensayo ng ensayo tuwing linggo. Naka-isang araw lang ako sa pelikula na isang taon, isang araw. Yung ano, tatay ni Pops. Sila Galag nga. Sila Galag, oo. Anong makita ko si Bendoga na sabi ko, boss, ensayo ako sa grupo niyo. Oo, ikaw pa. Sige, doon, kita tayo ulit. Monumento, kita. Grupo naman kay Ramon Revilla yon. Yung si Bendogan. Ayun, okay. So nagrupo kayo kay Senyor Ramon nung nakapasok kayo kay Bendogan. Okay. So doon kayo naging sayo sa grupo niya. Sa hirap ng makakuha ng labas sa local. Tapos ang baba ng presyo, 150 cut pa yung 50, sandaan na lang mantin. Lipat ngayon ako, SOS. Yun, ganun din. No? Balik ako ngayon sa ibang grupo.
Blue Dragon ang kay Fred Moro. Nagkaroon naman ng ano sa Batasang Pambansa para rally ng mga artista na yung bang tataasan nata ang buwis. Ganun, nandun kami, nakapahinga kami ganun. Basa-basa ng mga dyaryo, dyaryo. Nabasa ni Fred Moro. Tawag ako, Fred, liga. Puntahan natin to. Ano yan? Ano yan, sir? Si Ramon Jacinto naghahanap ng mga wrestler. Sabi ko, sir, stuntman lang tayo ha. Nagpunta kami doon. Ako, si Kaloy Bakal, si Big Boy Gomez. And kami tatlo din nila ron. Punta kami sa Makati Avenue. Interview kami, nakita kami. Anong makita pa lang kami, parang wala nang interview, eh, okay na. Nakita yung build na eh. Oo, yung build namin. Ang laki nyo eh. Kasi, mas malaki. Meron na kasi silang tinitrain. Mas malaki pa kayo doon. Oo. Merong Marines. Merong Air Force. Ah, talaga? Oo, merong Philippine Navy. Mga professional athlete. Philippine team nga ng ground wrestler eh. Ground wrestling okay. Eh. Abutan ko, Mads Pagun. Yun ang naging Sultan Bato. Philippine Army. Yata. Tapos si Iggy Igorot. Navy yata. Air Force naman itong si malakas ang ngipin, ang panga. Turco Torero, yung pinaka-interview. Kumusta yung unang sabak niyo doon sa wrestling, sir? Siyempre, nanibago kami kasi yung train sa amin doon, train ng ground wrestler. Iba yung routine iba. Sa ano? Talagang ano, pahirapan talaga. Nag-bridge kami, naka-reverse kami gan, tukod yung ulo. Dito yung kamay, nag-bridging kung tawagin. Pinapatibay yung leeg. Tapos, takbo, jogging, kung ano-ano, suntok sa punching bag. And habang nagtitrain kami, nilapitan ko si Johnny Revilla. Sabi ko, sir, real wrestling ito eh. Kako, itong ginagawa natin eh. Ito kako yung ano, yung ground wrestler, yung pang-Olympic. Ang atin kako, hindi ba ating gagawin eh, yung pang-entertain? Yes. Pwede naman kako kaming gumawa ng papakita ka kami ng fight play. Ng play ni Kaloy saka si Big Boy, kaming tatlo magpapakita kami sa iyo na ipi-play namin. Opo, kasi ang alam ko dyan sa wrestling entertainment kasi parang theatrical yan eh. Oo, no? Dahil ngayon, sige nga, kailan? Bukas sir, kasi mag-uusap muna kaming tatlo. Iaayos namin. Nanood kami ngayon ng play sa ano yung international WWF. Nanood kami. Bah, ang ganda ng mga movement. Pero hindi kami nag-train doon sa katulad kay Oiso. Wala kaming ensayo sa ganun. Pero nung makita namin, kaya natin yan pre. Gawin natin, pakita natin kay Boss Johnny. Pinakita ngayon namin. De, kunyari, Badislam, sanay kami rin sa hirap, stuntman eh. Opo. Nagpakita kami ng Badislam, tak, ay hindi masakit eh, mag-react ka ng masakit. Tapos, yung clothesline, tak, talagang hindi man nagbabons yung ano, tinis namin sa pundahil lang sa ganyan. Yung canvas, sa canvas. Oo, wala yung... gym sa ano eh, sa Port Santiago eh. Hindi naman ring eh. Oh. Ah, gym. Gym sa Port Santiago. Sakit na na. Meron lang mat. Apo. May mat na ganun, tapos may rubber sa ibabaw. Wait na, masakit pa rin yun. Masakit pa rin. Okay. Kung sanay kami, bumagsak-magsak sa ganyan. Rolling. Dinaan na lang nagpakita lang kami ng tatlong move. Sabi ni Johnny, yan! Ganyan! Sige, practice na yan. Naunahan pa namin si Joe Pogi. Si Joe Pogi noon ni 6 na buwan nang tinitrain. Talaga? Oh, sige. 6 months nang nagtitrain? Oo. Ahead sa amin ng 6 months na nagtrain. Or magwa 1 year na yata. Okay. Kasi nga, ang hinahanap ni RJ na movement tsaka nung kasos yung hapon, yung bakbakan talaga. Pang-entertain. Opo. Parang totoong bakbakan na ano eh.
eh yung sa kanila ground ang alam eh, ground wrestling eh. Kaya, ngayon nung makita rin kami ni, nila nung mga ano, yan ba pre? Sige nga. Ah, meron naman takot magpa-body slam. Meron din. Meron sa kanila. Wow, ano ba itong mga sundalo na tutakot sa hirap? Sir, to make the story short, parang kayo palang nagdala ng entertainment ng wrestling dito. Kasi sabi nyo, ano eh, ground wrestling yung offer sa inyo nung una eh. Hindi kami inopera ng ground wrestling. Kundi nakikita namin ang ginagawa nila pang ground wrestling. Hindi entertainment. Hindi entertainment. So parang kayong nag ano no? Oo, nag-start. Kaming tatlo ang nag-start. Ah, okay. Yan yung hindi alam ng mga kababayan po natin. Buti nga na ikwento nyo po. Tapos noon, tuloy-tuloy na yung karir nyo sa tuloy-tuloy ano, wrestling. Tuloy-tuloy na. Pinapirma na kami. Kontrata. Kumusta ang kitaan noon nung time na yun, sir? Okay. Maganda. Maganda kasi medyo may kamahalang panon ng pera. Eh. Maganda, okay. Tuwan-tuwa kami. Ito, lalo na ako. Ang hirap ng trabaho ko sa bukid. Sa palay. Kung marunong kang nakakita kang gumagapas, marunong ako niyan. Marunong akong magtanim, marunong akong mag-araro. Kumbaga, marunong akong maglinang. Kung iisipin mo, kumbaga parang mani na lang yung mga ganyan, no? Oo. Yung mga ganong balibagan, ay, yung mga sakit ng katawan, sanay na kayo. Mani na lang sa akin yung mga ganon. After no, tuloy-tuloy po yung karir nyo sa wrestling, hindi na kayo nag-movie ulit? Habang nagre-wrestling kami, nung nakikita naman ng mga kasama namin sa movie, kasi may mga kilala kami, mga schedule master, mga legman. Ngayon, tumatambay din kami sa Magnatech. Alam ba yung Magnatech? Yes, tambayan ng araw. Tambay rin kami kasi naghahanap din kami ng schedule. Additional income. Wala kaming taping sa wrestling. Nasa movie kayo? Nasa movie kami. Napakadalang din naman ng movie. Ah, bihira din talaga. Sino yung mga nakatrabaho niyong big stars, sir, na sa action? Philip Salvador, Ronnie Ricketts, Justoni Alarcon, Gardo Versosa, si Robin Padilla, isang yung barumbado, yung Carnap King, saka ayan, Fernando po. Si PJ, nakatrabaho niyo sa anong movie po? Sa Mbala ka lang Part 2. Hindi ko matandaan yung mga ibang title. Pero marami kayong pinagsamahan ni PJ. Mga anim nga. Marami din, no? Pagbaba po ng movie ba, ganun din yung paghina ng wrestling? Parang nagkasabay lang. Siyempre, nararamdaman niyo, humihina yung movie. Oo. Biglang humihina din yung wrestling. Kala ko nga, makakarating kami ng ano eh, ng WWF. Napunta nga kami sa Guam. Hindi ko alam nung panahon na yun. Nararamdaman kong katawan ko malaki nga lang pero parang humihina kasi meron pala yung palang ugat ko sa katawan. Naging pasmado. Tapos natuwa ako kay Jun Posadas yata. Kasi may ginawa akong pelikula yung lumilipad ako eh. Ako si yung Mario o Goko ba yun? Si ano ang bida? Yung magandang lalaki gumaganap ngayon sa Martinez. Kapatid ni Albert Martinez. Sino? William. Si William Martinez yun ang bida. Parang fantasy movie. Oo, fantasy movie. Nasabit ako sa harness. Parang nyake yun na parang ano, lagoon o ano, creek na malapad na batuhan yung ilalim. Batuhan yung baba. Tapos may tubig sa banda. Doon naglagay ng harness, pinatawid na ganun, parang ilog. Yun palang ginamit na kable, hindi buo, may sudlong pala. Pinagsudlong lang na ibinuhol. Sa bandang puno, kaya hindi halata. Oh, okay. Unang lipad ko, okay lang. Ay, tanga sa loob-loob ko, Diyos ko po, pag bumagsak ko rito, puro bato. Hindi ngayon, okay na, rehearsal yung okay. Nag-take. De, sandali lang, inayos pa nila, binatak pa yung kable, kaya pala lumarga yung ano, lumarga na yung sudlungan. Hindi sinabi sa director. Naku po, eto na, take na. Paglipad ko nga, biglang jog. Naku po, bumagsak nga ako. Diretso sa ano? Sa batuhan. Uy. Just gano kataas yun, tay, yung ano? Siguro mga 30 to 40 feet. Uy, ang taas ha? Tapos bato pa? Oh. Eh di, meron pa akong hanger na nagdadala sa akin. Ako, di, ganun ang lipad ko ngayon, di, bumagsak na ako. Senior ko na lang na wag sinuportahan ko yung ulo ko. Tapos, diretso ang itong mga pa ako, diretso. So, in tuhod ko, tumama sa bato. Diyos ko. Sakit.
Meron pa naman akong continuation kay Jun Posadas. Ano nangyari nun? Hindi ko pa rin nasabi doon sa kay Jun Posadas, yung director ko, na masakit yung tuhod ko. Kaya akong lumakad ako noong gabi na yun, Dag, akala mo lakad ng higante, napakabagal. Kahit sabihin natin hindi ba ito, yung lupa lang, masakit pa rin kasi mataas eh. Mabubugbog yung katawan mo. Buti naprotektahan yung mukha nyo. Yung... Oo. Tapos yung pinakahanger ko na bakal, na tubo, ganyan lang kalayo sa ulo ko nung bumagsak. Blagag! Nakukupo kung tumama sa ulo ko, patay ako. Talaga? Diyos ko. Swerte pa rin, no? Swerte pa rin, hindi ako. Paano nangyari, no? Pack up kayo, tuloy pa rin yung ano? Tuloy pa rin yung shooting. Tinuloy pa rin. Oh, nakita nilang okay na yung kilos ko. Kailan po kayo nag-retire sa movie? After nung nangyari yun sa Bukawi tragedy. Hindi alam ng tao na yung anak niyo po ang involved doon. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.